me, I want to share with you, Muna, how this, how a title slide. Okay. Obsessed ako dyan, music and authenticity. Paano itong batang ito, that's me, became this ethnic guy. Ethnic guy. Step one, I was born alive. Hallelujah! Hallelujah! Woo! May witness pa si Miguel Cruz. Okay? Dyan ako pinanganak sa bukid nun. Taga Mindanao ako. So pag nagsisid ang Mindanao, bona fide. Ano ako? Born legitimate po ako. Ayan, sa baba. I was born in Bukidnon, the Philippines, a country that spoke English and Spanish. Jose Inigo Homer Ayala. Jose, pangalan ng tatay ko, pangalan ng tatay niya. Inigo after St. Ignatius, although I'm no saint. Homer after the poet, the Greek poet. Wala pang Homer Simpson nung panahon na yun. Ayala, apelyedo yan ang ninuno kong check na took on a Spanish name so he could do business in the Philippines. So my Chinese ancestors from Shanghai, I believe. Shanghai. And that's what he did for a living. He Shanghai'd people and sold them to the Ayalas in Manila. Kaya yan yung apelyedo namin. Okay, now you know. I'm male. Okay, those are my parents. Si Mang Jo, si Tita, ako yan. Hindi ko nakamukha, pero ako yan. Pareho silang makata, pareho silang manunulat, pareho silang pintor. Both love music, both love books. So I grew up loving music and books. Domestic engineer ang nanay ko. Ibig sabihin yan, dahil aling kami magkakapatid, she had to turn the chores into rewards. Dahil eldest ako, I had the honor of washing the dishes. Thank you very much. So I grew up pretty normally. Ayan ako. So I was a very active and imaginative kid. We had a huge garden with lots of fruit trees, dogs, insects, cats, mga ibon, mga uud, mga suso, lots of paper and crayons and typewriters and books and pots and pans to bang on. Later on, screwdrivers and knives that take apart appliances and not put them together again. We had a sizable barkada we'd run around, taguan, hanap ng multo. At magandang association ko sa Bagyo kasi no classes. Yes! No classes. Mahilig akong pagpatirik ng mata pag may camera, ginaganyan ko yung mata ko. So, akala nila I was having a seizure. And I was actually sedated a few times because of that. Wala akong formal music training, but I listened a lot to my parents' record collection. I enjoyed the broad range of sound. And that's one reason siguro na yung definition ko ng music, malawak. So when I started hearing all sorts of strange musics in Mindanao, I recognized the sounds as music. I even have something in my memory bank, a folk song from Africa sounds something like, are there any Africans? Mr. Ruiz, Africano, no. It sounded like, Mangwani pulele, ni makitula, Mangwani pulele. Naka-embed yan sa aking data banks of sounds. Sa school, Misa, we'd have masses at the Ateneo, doon ako nag-aral. So, kumakanta ng Heart of Jesus. Ako, sa loob ng ulo ko, Yesterday. Tapos yung mga grade school songs namin, yung mga Valderi, Valdera, Waltzing Matilda. So, in other words, I'm an American. Part of me is an American. And I grew up rock and roll, so kaya nandyan yung mga Woodstock, Jazz Fusion, and the Forbidden Barbarella. Pagdating ko ng high school, I wanted to be Carlos Santana, guitar god. And then that guy made me listen to James Taylor, Fire and Rain, and then I decided right there and then, that's Mr. Ruiz, he's a painter, I decided to become a sensitive songwriter. Kaya ako ganito. I read for enjoyment. Reading was my escape from school. Textbooks within the first 2 weeks, tapos ko na yan. So I'd hide in the library and read all that stuff. Yung Playboy, sa banyo ko yung nakita. Right after my dad left the toilet. Pagpasok ko, uy, I'm a boy, I play, this must be for me. Right? I love ideas and those are the sort of ideas I have. Mga highfaluting, mga escapist. Marami akong escapist reading. Marami rin akong what people might call heavy reading. Right now, I'm reading about infinity and never mind. That's pretty normal. I identified with creativity, self-expression, originality. And nanay ko in the 60s was cutting her own hair.
So in the 60s, big deal yun. So express yourself. That's why I hated school, because everybody looked the same. And then came martial law. Lumipat kami ng Mindanao during martial law. Andun yung mga big ideas, nationalism, democracy, freedom, authenticity sa kultura, cultural authenticity, and I survived those ideas as well. And by that time, I was writing songs in English. Ito, weaving po ito ng Yakan or Tausug. I was writing songs in English. I joined a theater group, an activist theater group. I started writing songs in Filipino for the audience. My first performance was as an intermission number for a dance recital. I told a dirty joke and I sang a green song. And for my cultural contributions, I was made to report for 2 weeks every day to the disciplinary thing. But they became my friends and started producing my, you know, allowing me to do things on stage. So lumakas yung loob ko na magbulat-lat kung anong nasa isip ko. Later on, a theater group put up a rock opera based on Bagobo myth and legend. And para naman tama, eh, konting research. No? I've never been a researcher like many academics, but eh, konti. And that's the first time I met this instrument. Yun. I'd like to show you that instrument. Ito siya. This is the first instrument that made me vibrate in a way na other instruments hindi niya nagawa. Iba talaga. The first time narinig ko to, wow, pare. Ganun ang dating sa akin. Why is this not on the radio? And these were hanging gongs. There was a set of 10, tapos may mga dalawang malalaki. Hindi ko na dinala dito kasi ang bigat masyado. But it's a very... very real sound na nakasanayan ko recordings eh, rocker ako eh, electric guitars, etc. So, nakarinig ako ng ganito, nagkaroon ako ng category, real sound, real instruments. And I promised myself I would include this in my work as a musician. The second instrument na tumama sa buhay ko, ayan, pogi din yan. I still have it, it looks better in Photoshop, but here it is. Yan yung mga pangalan niya. I really like the instrument una-una kasi ang daling bit-bitin. You can use it to play rhythms. You can, the different control points are the way you stroke it. You can do. There are many ways to play. So kung medyo adept ka, pwede kang mag-kung-fu. Okay? The breath is part of the control. You can... So I'm doing... like a laughing dog. Ganyan tumama aso eh. And the shape of the mouth, ganyan, A-E-I-O-U, kunyari. So you can actually speak through the instrument. Sa mga traditional culture, mga bawal kunyari magligawan, so ito yung ginagamit nila. Ito yung original cell phone. Ito yun. Parang text, di ba? So, hindi ko alam yung mga lingwahe nila, pero para siyang... Oh, di ba? I love you, di ba? Ito. Ito, ano ka to? Ito yung legal drugs ko. So, every so often, I sit down and just... 15 minutes yan. I could do it now, kaya lang, may bitin tayo sa oras. Eh. Ayan, no? Dami, no? All shapes and sizes. The latest model is on the top. Carabao horn handle. Ikalawa, that's aluminum with antique coins from the Commonwealth period. And the oldest one in my possession is the one on the bottom. It was given to me by an 80-plus-year-old woman who I never met. She gave it to my sister and said, pakibigay niyan sa kuya mo. So it's, these instruments arrive. I don't know how, pero di man ako nag-advertise na give me your instruments. Pero dumarating naman. Dumarating naman siya. This is the... most obvious element of my pagka-ethnic. So that's kaya isang rason yan naging cultural icon ako. I'll put it on, okay? For many months, this was hanging on my wall. I didn't know what to do with it kasi wala akong teacher eh. Tapos isang gabi, nag-iinip ako ng isang babae na naka-beads, etc. Tapos sinasayawan niya ako ng ganyan. Ganyan pala yung paggamit niya. So, gising ako, pawis na pawis. I took it down on the wall.
I dusted it off, I put on strings, and I tried to play it. Kung hindi ko i-amplify, mahina tunog nito. Ganyan lang siya. Can you hear? Noong araw, hindi talaga kailangan ng amplification eh. Pero mga bingi na kasi kayo. Nasanay na kasi tayo sa electronic amplification, etc. So now we really need to amplify things. I know this instrument by the name Hegalong. And one reason that's the name I use, it's the Tiboli word, yan, the Tiboli word for this instrument. But I found out later na hindi pala siya kapareha ng ibang Hegalong. Tignan nyo, iba-iba yan eh. May ito yon sa taas. Yung ikalawa galing Palawan yan, Kusyapik ang tawag yan. Yung ikatlo yan ang Hegalong, ng Tiboli. And then the next two come from, may nakasulat yan, tribal banyo, something topak utang. I don't know what that means. Pero sa Davao City yan, matigsalog yata. Eh, ipinakailalim yan ang Kutsyapi. No? Kutsyapi. Tapos pinoint out sa akin ng isang ethnomusicologist, tignan mo yung mga instrumento na yan. Ang iyo lang ang may bewang. Akin lang yung sexy, tignan yung iba. Yung akin naka Anne-Marie, whatever, Frances. Tapos kung yung ulo, pag nakaharap sa inyo yung instrumento, nakaharap din yung ulo. All the others, knife edge ang makikita nyo. So, ibang-iba yung struktura niya. Pag hiniga mo naman siya sa gilid, you'll see a flatness. All the others will show you a wideness. So iba yung alignment ng ulo niya. And that made it possible for me to put in tuning gears easily. Hindi kasi pwede sa iba yan eh. Tapos kung titignan mo yung mga buhok, parang kinokopya niya yung six-string guitar. So, I only realized later on, I think the maker was actually trying to copy a six-string guitar. Kasi yung six-string guitar may bewang, may anim na nakalabas ng ganyan. At itong mga gear na ito, galing sa isang Fender bass guitar, made in the US, orig. Hindi yan pwede ikabit dun sa nakagano ng ulo. Walang mapaglagyan. So it's really, para sa akin talaga to, although I never met the maker, and I did not buy it personally. Pero sa akin talaga to, kasi gitarista ako eh, rocker ako eh. I knew what to do, and I unwittingly continued the evolution of the instrument. The frets are not permanent, unlike sa gitarang nakafix. No? Originally, ang frets nito ay kahoy. Tapos ang daling mapudpud. After 1 month of playing, meron ng uka. So, ang ginawa ko, yung guitar fret wire, pinakabit ko sa mga pira-pirasong kamagong. Kaya may makikita kayong parang puti dyan. Ayan. Innovation na yan. The red stuff is dental impression wax. Yung pagpagawa ka ng pustiso, yung makakagating ka. Yun. Originally, ang ginagamit dyan, insect wax. Yung galing sa bahay ng mga insects. Pwede rin yung mga lumang baterya, bubuksan mo yan, may malagkit sa loob. Pwede rin. I've used bubble gum, I've used Elmer's glue, but so far the most convenient is dental wax. Ang problema lang, kaya medyo may smear, naiwan ko sa kotse, natunaw sa init, so gumapang siyang pababa. What I like about movable frets is you can change the modes, you can change the scale, depende sa composition na gusto mong gawin. Ayun, over the years, when I... Ginagamit ko itong mga to, yung kubing, itong hegalong, itong agong. Ang dami ako naririnig na... 3 minutes? Ang dami ako naririnig na hindi dapat gawin yan. That's sacred. You're not supposed to do that with the instrument. So, I took every chance to meet people na nasa traditional cultures. Katulad nito. Yan ang gusto ko i-share sa inyo. Ito ang natutunan ko sa kanila. How to be authentic. Yan. Unang-una is, mabuhay ka at magpalakas ka, magpayaman ka. Hindi ka pwede maging authentic kung patay ka na. You can be an authentic corpse, of course, but if you're thinking of contributing something to society, you have to be alive. No? Huwag kayong mamatay ng dahil sa whatever. Kailangan mag-prosper. A lot of these agongs were sold to a trader, kaya nasa akin to. Meaning, may nagkasakit, may nagkautang, may namatay, kailangan ng panggastos, binenta ito. So, if you're not in a good survival mode, if you don't prosper, you'll end up selling what you treasure. And that's what happened to these instruments.
may dumating sa may bahay namin na photographer na happened to be a bagobo. Nung nakita niya yung collection ko ng agong, umiiyak. Bakit siya umiiyak? Kasi lahat ng agong ng pamilya niya nabenta na. So kung magbebenta ka ng cultural merchandise, yung mumurahin lang. Na replaceable. Yeah. Huwag may benta ng heirloom. Speak your mind gracefully. I met a taga-Kaulo girl. She sang to us. Sabi niya, hindi ko alam yung lingwahe, but it sounded like that to me. Pero ano sinasabi niya? Is that a traditional song? Ah, hindi po. Sabi nung bata, gusto niya mag-aral sa baba. Sinasabundok kami. Kaya lang, pag nag-aral siya sa baba, sino mag-aalaga ng magulang niya? So, she was just speaking her mind. Look good! Importante pala yan. Minsan, nasa bukid ako, photograph, instamatic camera. May babae nagpa-farming. Pag ganun ko ng camera, sabi ng babae, pasok siya sa bahay niya. Paglabas niya, naka-costume na siya. Balik siya na naman sa farming, pero nakaganyan na siya. Authentic yun. Kailangan you look good. Ito, pinakita ko ito kay Master Samaon Suleiman, Kutsapi artist. We were backstage at one of the shows sa Luneta. Sabi ko, Manong, tignan mo yung instrumento ko. May pick-up, may aeroplano pang carving, yan, no? Pwede yung saksakan ng kable. Sabi niya sa akin, ay, ganyan ang gusto ko. Pero hindi magpayag si ma'am. Sa cultural officer. Hindi ko nasasabihin kung anong ahensya yon, pero hindi papayag kasi hindi na raw siya authentic. Pero yan ang gusto niya kasi pwede siyang sumayaw at naririnig siya ng maraming tao. So, embrace change. Form follows function. One evening, I was seated at a bonfire and there were about 30 musicians na galing sa iba-ibang tribo. Yung kasama ko, sabi niya, uy, it's Joey Ayala, marunong tumugtog ng higalong. Ah, oh, pinasa sa akin yung isang higalong. Eh, di ako naman, rockstar. Ah, ano? Lahat nakatingin sa akin ng ganyan. At nung huminto na ako, naubusan na ako ng licks, binaba ko ng instrumento, nakatingin pa rin sila sa akin, tahimik lang. Biglang, ah, kwentuhan na sila. Tinanong ko yung interpreter, ano sabi nila? Ah, puro ka lang daw introduction, walang kwento. So, doon ko na-realize na, importante pala, may sinasabi ka, may function ka, hindi lang yung forma ka lang ng forma. May function. Oh, these beads, as a closing thing, no, these beads are plastic. Recycled rulers and ball pens and toothbrushes. They're probably mimicking the money beads or yung mga precious stones na ngayon nasa museum, maybe in the Smithsonian or somewhere in Europe, but these are plastic. Ito yung carving sa kubing. I've never seen such an intricately carved kubing ever since. Yan na, sipin mo, tsaga niyan. And I guess that leads me to the last point. Na yan si Master Samaon, yung grabe tumugtog yan, talo niya si Van Halen yan sa gitna. He's a barber and he teaches, but he's no longer available. Sorry, namatay siya this year. Popong is taga Davao. We played music. We crossed paths over the years many times. Mga rocker yan lahat. Barbero yan sa gitna. He's a master. Ang masasabi ko lang sa huli, mag-iwan ka ng bakas. Mag-iwan ka ng bakas ng ginagawa mo. And soon, people will look back and say, yun, no? Yun yung authentic. So even my recording ngayon, minsan may mga festival, tapos walang madalang instrumento, tinutugtog yung CD ko. Yun na yung nagiging ethnic ngayon. Which is both funny and sad at the same time. It's authentic, it's modern, it's Joey Ayala, it's Quezon City, Cubao, it's Bukidnon. It's Filipino siguro, no? Salamat po.